Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilyang Shawan matapos pagbabarilin ang mga biktima na nakilalang si Nakagawa Joel Shawan at IPMR Dato Ernesto Matalam, parehong residente ng Marilog District nitong lungsol. Sa eksklusibong panayam ng Brigada News FM Davao sa kapatid ng biktima na si Michael Shawan, kanyang sinabi na ang kanyang kapatid ang pumalit sa kanilang ina bilang Council of Elders ng mga katutubo sa kanilang lugar at sa buong area ng Marilog, at ito ang magriresolba sa isyu ng ancestral domain, magsasagawa ng mediation at pupuntahan ang mga lugar na may Certificate of Ancestral Domain Title kasama ang tiyuhin at napatay rin na si Dato Matalam. Nabatid na alas 10 ng umaga noong Sabado galing ng ritual ang mga biktima kasama ang iba pang mga kagawad at mga bata, nang biglang may narinig na putok at nakitang nakandusay na si Kagawad Shawan. Sunod na binaril ang tiyuhin nito na si Dato Matalam na agad rin na nalagutan ng kanyang buhay. May posibilidad umano na sniper ang bumaril sa mga biktima dahil hindi nila nakita ang sospek. Ngunit base sa nakita ng mga bata, may lumapit na nakabulit umano kay Kagawad Shawan at muli pa itong binaril. Naniniwala si Michael na dahil sa trabaho ng kanyang kapatid bilang Council of Elders at ng kanyang tiyuhin ang dahilan ng pagpatay sa mga ito. Posibleng hindi lamang isa ang sospek, lalo na't sunod-sunod umano ang putok na narinig ng mga nakasaksi. Nanawagan si Michael sa mga sospek na sumuko na lamang sa otoridad para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid at tiyuhin. Patuloy naman ngayon ang ginagawang imbestigasyon ng otoridad. Ito si Brigada Eman de la Peña, in the heart of changing lives ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority.